kailangan sa mga batang manunood. Huwebes ng gabi po ngayon, mga kapatid. December 15, 10 araw na lang at Pasko na! At syempre ito po ang QC at magkakasama kami ni na IC Mendoza. Malaking karangalan muli, Direk Joey Javier. Karangalan ko rin maging nandang. Naman! Ang hirap na hirap na parang suman sa sikit ng damit, Shalale! At ang aming mahal na prinsesa, Alex Gonzaga. Yes, I love you. Okay, eto naman. Kaya mo pa hanggang kailanggap ka? Kulay ba yung... Kulay ba yung letay ko? Nakukulay ba yung nako? Anyway, thank you, Alex, for this wonderful. Ang ganda ng necklace. Oh, no? Sabi ko nga, Direk, ang ganda-ganda. Galing sa kanya. Ito ang ating, showbiz feed. Kaya dalawang beses ng pinayawan. Sigaw ni Direk Wen, Vice Ganda, Mayabang. Ay, hindi naman po ito totoo dahil alam ko ang next movie ni Direk Wen ay puro with Vice Ganda. Dalawang movie yun next year. Dalawang yung Darna Kuno and syempre yung pangalawang installment ng Private Bedroom. Hindi, may isa pa silang niluluto ngayon. At saka Direk, di ba? You cannot argue with success. Ay, oo naman. Ito ang panahon na kahit ano pang paninira ang gawin kay Vice Ganda, mananatili pa rin siyang nasa itaas ng panahon niya. At saglit na ito, at hindi rin maiiwasan na oras na saglit mo ito, marami mga pupo na papansin na nakahanap ng paraan para kaya yun, kilatising ka. Oh, saka pabagsakin. Pero hold mo lang yan, Vice. Para paano? Hold. Para ako, hold. Hold mo rin ang hininga mo. At sakit na, ha? Kasi nag-suit ka na maliit. Hindi, parang mukha ko pa yan. Ayan. Pero hindi ba, ayun, actually marami kaming inggit sa'yo. Pero kami proud bilang sa third sex. Nagkaroon tayo ng isang masasabi. Ginami mo pa ako. Kahanay. Fourth sex ka. Fourth sex! Boy ka. Ano, Silya? Okay, mga kapatid, dito na po ang panahon para silipin naman natin ang mainit na kontrobersiya dito po sa ating bigating Express Pasabog. Express Pasabog Top 5. Imee Marcos, may bagong pelikula. Kahit super busy sa kanya mga trabaho at sa pagpapatakbo ng Ilocos, ay may panahon pa rin si Ilocos Norte Governor Imee Marcos na isingit ang paggawa ng pelikula. At ang latest niya ay ang pelikulang Pintakasi, nakasali pa sa Metro Manila Film Festival New Wave Section. Pinagbibidahan ito ni Erich Gonzalez, John Wayne Sase at J.M. De Guzman. Sana maibigan ng mga tao. Yung Pintakasi, ibig sabihin ay dalawa. Una, yung pagsabong, yung alam natin. Dahil yung mga bata, there were two teams, no? Sa pula, sa puti. Yung mga bad and good. Pakatapos, maliban doon, si DJ na stand-in ni Dr. Jose Rizal ay isang pintor. Kaya Pintakasi. Express Pasabog Top 4. Jasmine Curtis Smith, cover girl muli. Concert na kanyang Ate Anne, ikinagulat nga ba niya? Bukod sa pagpasok sa teatro, ay isang bagay pa ang napatunayan ng ating prinsesa na si Jasmine dahil muli siyang magiging cover girl ng Meg for 2012. The team is really good. Sobrang love na love ko lahat ng tao dito. I mean, like you know, I've got the best makeup artist, hairstylist, stylist, and the clothes just look so nice. And even yung shoot namin before with Meg, kami ni Ate, no, everything was perfect and everything was really smooth and nice. So, really happy na Meg got me for their cover again. Samantala, ay inamin din ni Jasmine na nagulat ka sa plano ng kanyang ate. Ano nga bang katotohanan dito, Jas? Hindi ka ba kumpiyansa sa talent ng ate mo? Nagulat lang ako. Si ate mag-world. Akala ko kasi hanggang album lang yun na yun. But you know, I'm happy for her na nilulubos na rin nila yung, ano, yung album niya, di ba? Todo promote, todo ano na, performances. So, go. Go lang. Hello, mga ka-freshers. Welcome back to ating Juicy Tweets. Ito, sabi niya. Sabi niya, OMG, ipapa-frame, magpapa-frame ako ng picture, swear. Wow. Sabi ni Angelica Panganiban, kasi meron siyang picture with bossing Vic Soto. Ayan, pakita natin niya. And nagpa-picture siya, sobrang panina-panin siya ni boss. Okay. Oo naman. At saka lahat naman talaga, lahat naman talaga feel si boss. Iba ang karisma ni Vic. Oo, mabangis talaga. Mabangis. Oo. Sobrang karisma nitong taong ito. At saka direct, ang laki-laking factor sa pagiging mas guwapo niya, yung pagiging tahimik niya. At saka hindi niya ipinagyayabang kung ano man ang mga katangian meron siya. Yun ang mas nakakasexy. Yun yung karisma yung ano, guwapo, pero hindi niya masyado alam na guwapo siya. Ay, hindi ba ayos yung pinaka-biggest turn-off yung guwapo na feeling sobrang guwapo? Oo, yan ang dami ganyan. Yung mga feeling. Pag galit na galit ka, Direk. Eh, kasi dami-dami. Kasi may mga ganun eh. Diba? Yung, ang guwapo ko. Ay, meron ako example. So, diba? Uy, may abs ako. So? At tunay na lalaki, walang abs. Ay, may ganun. Teka, ano, binubulo mo dyan taong Pereira. Hindi ka lang kasi pumapasa doon. Nakakasakit ka, ha? Pinamaliit ang kapatid. Pinamaliit ako. Hiyang-hiya naman si Direk Joey sa'yo kasi
gano'n. And speaking of mga may abs, ito nag-tweet isang may abs. Sabi niya, body still aching from motocross. Huh? Motocross last week, all last weekend. Sabi ni Samuel. Ay, motocross. Siguro sa sobrang wala na siyang ginagawa sa showbiz, nagmo-motor ko sa ito. Ito lang gabihan ko. Talaga, ang sama mo. Pero ay, nakasamahin si Rick, hindi siya busy. Oh, hindi siya busy, pero hindi siya busy. Pero hindi nangangahulugan na wala na siyang ginagawa. Sabi niya si Mayna Rao, La Ocean Deep. I've never said that. Namumutla-mutla. Namumutla-mutla si Salah. So si Salah, masasabi mo natin din siya sa mga lalaki na feeling niya gwapo siya. Well, eh, gwapo naman siya talaga. Gwapo naman talaga siya. Napakaganda kaya na mata niya. Pero nangihinayang ako sa karir niya. Di ba pa-semay na ba siya? Ikaw ang nagsasabi noon, hindi kami. Ano yung wish? Ano lang natin? Good luck na lang natin siya kasi pupuso niya yung kanyang Hollywood career. Okay, baon ko. Diba? Kagabi, IC, meron ka nabanggit na may pumirma na kahapon ng umaga ng kontrata sa Viva para sa managerial contract. Managerial contract with Bossing Victoria, okay. Sorry. Si Casey Concepcion. Yes. Yun yung inaabangan ngayon ng marami. At kalat na ito. At meron na talagang kumpirmasyon na isa sa mga darating na araw po, mga kapatid, ay talagang kasama na natin dito sa TV5, si Casey Concepcion. Talaga? Eto na. Eto yung argumento. Ang sabi ng iba, kaya daw lilipat na dito si Casey ay dahil doon sa ginawa niyang pagbubunyag sa pagkatao ni Piolo Pascual. Ako naman, ang nakikita ko, na I'm sure sasangayunan ako ni Direk, para ano pa at maiiwan siya sa ABS-CBN kung ang nanay niya ay nandito na. Anong protection pa ang ibibigay sa kanya doon ng network kung nandito na ang magpoprotekta sa kanya? And ang agreement niya naman doon sa Star Magic is verbal, di ba? Wala naman sila talagang kontrata. Oo, at saka... Sayang. Nene, naturalesa lang yun. Bakit sayang? Hindi, kasi di ba si Star Magic... Yun lang ang sinabi mo. Nagulat ako, bakit sayang? Hindi, kasi Star Magic, kahit paano, mapagtatanggol siya ni Mr. M. Eh, kaso... Teka muna. Lumalis na siya. Alex, kung napanood mo yung kanya mga proyekto sa ABS-CBN, sinimulan siya sa Magandang Oras. Hanggang inangat ng inangat, after ng UKG, yung programa na niya, doon mo mapapansin na talagang kung saan-saan na lang siyang oras sila sa laksak. Diba? No, at saka pagiging practical din yun, Alex. Like, andito yung mami niya, at saka nandun siya, mahihirapan din sila pareho. At andito saka, din yung tatay niya. Yes. Oo. At saka ang management niya, si Boss Vic, karamihan ng mga interest ni Boss Vic ay nandirito. So, logical lang yun. And that's got nothing to do with ABS per se. Oh, ayan, iisa lang at malaking karagdagan sa TV. Iisa lang ang sinabi mo, mali pa. Ayan. Basta ako kay Casey, I pity you, girl. Bakit? I pity you. Ano ibig sabihin ng pity? Naawa ka sa kanya? Naawa ako kasi parang hindi siya napagtanggol sa kabila. Okay. May pinanggagalingan naman pala. Okay. Naku, ang dami pa po natin kasama. Sayang. Mamaya lang dahil. Ito ang huling nag-upinan siya kang nag-iisip. Todo, ang hirit sa... Juicy! Pasko na! Kaya naman inyo mga kapatid dito sa Juicy ay super busy sa pagdalo na napakaraming event. At bilang panimula, pinuntahan namin ang Pamaskong Handog ng Pagcor 2011. Pamaskong Handog ng Pagcor 2011, 25 days of Christmas, 25 years of Pagcor. Ito yung annual gift giving na ginagawa ng Pagcor. So we have chosen about 36 institutions na siyang bibigyan natin ng Pamaskong Handog na kung saan meron tayong mga over 7,000 beneficiaries. Next stop, ang event ng Ever Vilena para sa naggagandahang kandidata ng Miss Earth 2011. Magpapasko na po at inaanyayahan ko po kayo na tangkilikin po ang Ever Vilena. Kung wala pa po kayong naiisip na regalo para sa inyong mga mahal sa buhay, Ever Vilena Careline and Blackwater Fragrances is always within your reach at abot kaya sa bulsa. At sigurado po akong magugustuhan ng mga pagbibigyan ninyo. Last stop, ang Earth-friendly event na hatid ng Hitachi. At ito ang bongga Christmas tree light-up ceremony na ginanap sa SM Mall of Asia. We'll be right back.